Magandang araw, WLCM family. Narito po muli tayo upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sama-sama nating pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating life coach, Pastor Jude Orbiso. Come on, church, let us pray. Heavenly Father, Lord, kami nagpapasalamat, Lord, sa pagkakataon ng Lord na binigay mo sa amin. Despite, Lord, of this virus that you allowed us to record in this center, Lord, para maramdaman ng mga tao yung feeling, Panginoon, ng puri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Marami nilang nararamdaman sa sambahan ito, Lord, sa pagpapatuloy ng aming praise and worship, God. Samahan mo kami, Lord, bless mo yung mga tao na ito, Lord, and tuluan mo sila, Lord, na yung puso nila yung kumunekta sa inyo sa pamamagitan ng aming mga kanta, mga salita, pamamagitan ng mga singers, Lord, help us, Lord, to reach you. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Oh,
storm and raging sea. Thank you.
Oh,
Jesus is overflowing, Father God Jesus, sa bawat taong nagmamahal sa iyo, O God, at hindi nagsasawa, Father God Jesus, para pagdinggulan ka at papurihan ka, Ama. Lord, samahan mo kami, O God, sa umagang ito as we listen to your words, Father God Jesus, Lord God. Open our hearts, our ears, our minds, O God. Help us, Father God Jesus, Lord God, to experience, Father God Jesus, your words, Father God, Ama, in your lives, O God. Through our pastor, Father God Jesus, Lord God, Ama, use his life, O God, Jesus, Lord God. The Lord maging bukas at Lord God Jesus. He knows siya, Father God, to speak about your words, O God, your truth, Father God Jesus, upon your people, O God. Lord, salamat, Father God Jesus, that you are enough. That your goodness, Lord God Jesus, overflows us, O God. Lord, pinapasalamatan ka namin sa umaga nito, O God. And we bring you back all the glory, the honor, Father God Jesus, in the mighty name, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen. Good morning, everyone. Kamusta po kayo? Nami-miss namin kayo. I hope na ang bawat isa ay nasa mabuting kalalagayan. Yun po ang aming dalangin. Di lamang po tuwing Tuesday at saka Friday sa ating prayer works, kundi araw-araw. At alam ko, hindi lamang po ako at ang aking pamilya ang nagdarasal patungkol diyan, kundi napakadami po natin. That's why napakasarap magtiwala sa Diyos sapagkat may mga taong hindi natin alam na tayo pala ay pinagpipray. Hindi lamang tuwing prayer works, kundi sa panahon na hindi natin inasahang nagpipray. This morning, since na today is the first Sunday of August, kung hindi ako nagkamali ay August 2 na po. Napakabilis ng panahon, parang kailan lang nag-celebrate tayo ng Pasko. And because of that, it's our culture na ipagpipray yung lahat ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Agosto at the same time, nagdiwang ng kanilang mga wedding anniversaries. Kung ikaw ang tinutukoy ko, ipagpipray kita, pwede mong ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at ipagpipray kita. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa mga kaarawan ng aking mga kapatid, mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Hindi lamang sa Words of Life Spiritual Family, kundi outside of Words of Life Marikina and also nationwide na Words of Life, pati sa aming mga kaibigan. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga kaarawan at sa kanilang pagdiliwang ng kanilang mga anniversaries, Panginoon. Lord, nagpasalamat kami sa lahat ng bagay na inyong ginawa sa kanilang buhay, pati na sa mga gagawin pa ninyo sa kanilang mga buhay. Ipaubaya ko po ang kanilang mga buhay po sa inyo, na patuloy nyo silang gamitin at pagpalain para ang kanilang mga buhay ay magsilbing daluyan ng inyong pagpapala. Hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi higit pa roon. Maraming maraming salamat, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, yun ang aming dalangin. Amen and amen. Once again, happy birthday and happy wedding anniversaries. Nais ko pong pasalamatan ang ating leadership sa courts, sa kids at saka mga lahat na volunteers. Leadership ng music ministry, lahat na volunteers. Leadership ng ating D-group at sa lahat na volunteers. Pati na po sa ating Pulse Marikina. I'm so grateful sa inyong untiring and changing commitment to serve God sa pamagitan po ng inyong ginagawa. Do not forget, we love you. Pwede mong kalimutan. Yung sinabi kong mahal namin kayo, huwag lang yung kalimutan na mahal kayo ng Diyos na may lalang at may-ari sa ating mga buhay. This morning,
ipagpatuloy natin ang ating series patungkol po sa attitude in adversity. Napaka-importante niyan. I hope na may natutunan tayo sa ating pinag-usapan last Sunday patungkol din dyan. Naalala ko yung sinabi ni Dr. John Maxwell. Sabi niya ay up to 85% of success in life is due to attitude, while only 15% is due to ability. Napakataas po nito. Sabi niya, 85% ng ating tagumpay ang dahilan noon dahil sa ating positive na pananaw sa buhay. 15% lamang po ang dahilan dahil sa ating talento at abilidad. Kitang-kita mo yan, lalo na sa PBA dito sa Pilipinas. Ang dami kong napansin dyan na may mga exceptional talented sa basketball, pero nagulat na lang ako, biglang naglahaw sila. Hindi pa naman matatanda, mga bata pa. So balit, mayroon akong ilang kakilala dyan na hindi ganun kagaling pagdating sa basketball, pero kahit may edad na, injury pa, naka-renew pa ng kontrata. It goes to confirm na ang success sa buhay ay hindi po marami doon sa talento, kundi marami patungkol sa positive attitude. Actually, ang term na ginagamit sa Bible sa positive attitude, kasi wala kang makitang positive attitude na nakasulat sa Bible, pero kung titingnan mo ang definition ng positive attitude at yung definition na word na ginagamit sa Bible ay ito, faith. Kapag mayroon kang pananalig, pagtitiwala sa Diyos, automatic yan. Mayroon kang tinatawag na hindi negative attitude, kundi positive attitude. Now, sa umagang ito, nais ko pong basahin ang isang kwento sa Bible na isa sa mga tuwang-tuwa ako at blessed na blessed ako na kwento. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kwento ay nagsimula sa malungkot na kwento at umiiyak na kwento. Ngunit nagtatapos siya na hindi malungkot at umiiyak, kundi napakasaya. Nagsimula siya sa kwento na hindi maganda, subalit nagtatapos na maganda. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit napaka-effective ang Biblia para sa bawat isa. Now, ang tanong, anong ginawa niya kung bakit nung nagsimula siyang hindi maganda, hindi natatapos na hindi rin maganda? Many times, ganyan ang buhay. Nagsimula tayong malungkot at umiiyak, and then nagwawakas na hindi na umiiyak, bagkos napakasaya. Alam mo bang yun ang gusto ni Lord? Gusto ni Lord na ang buhay, ang karir, magtatapos na bungisyos and gravisyos. Okay? Nabasahin po natin ito. Ito po'y makita sa Matthew chapter 15. Verses 21 down to 28. Kwento po ng mag-ina na hindi po Hudyo at hindi rin Christian. Sila ay purely pagano. Ngunit dong sila'y may pangailangan, tama yung tingin nila sa pangailangan, and then tama yung nilapitan nila sa panahong mayroong pangailangan. That's why nagsimulang hindi maganda, pero nagtatapos ng maganda. Yun ang dalangin ko. Kung ikaw ay nakikinig sa akin, and then mayroon kang pangangailangan sa kasalukuyan. Di kalooban ng Diyos na manatili ka na hindi maganda. Kalooban ni Lord na tayo ay magtatapos na maganda. That's why God is the God of good news. Basahin po natin. Ito po ang sinabi ng Bible. Sa Matthew chapter 15 verses 21 down to 22. Basahin ko po. Sabi dito, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Sa passage nating binasa, mula verse 21 down to 28, mayroong tatlong bagay na gusto kong pansinin. Three words na magsilbing guideline sa ating mensahe. Ano po ito? Lahat ay nagsimula sa letter S. Number one, supplication. Makita mo yan sa verse 21 and verse 22. Pangalawa ay silence.
Makikita mo yan sa verse 23. And then lastly, ay steadfastness. Makita mo yan sa verse 25 down to 27. Now, para maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng tatlong words na nagsimula sa letter S. Actually, yung tatlong words na yun, ginawa kong statement para ma-appreciate natin bakit yung nanay nagsimulang malungkot at umiiyak and din nagtatapos na napakasaya. Okay? Now, simulan po natin. Number one ay ito, the supplication of the mother. The supplication of the mother. The word supplication, ang ibig sabihin niyan ay pananalangin. Isang uri ng pananalangin na yung pinagdadasal mo ay mga bagay or mga taong malapit sa puso mo. At yun yung ginawa noong babae. Now, ito yung kwento. Saan makita yan? Sa verse 22. Basahin ko ulit. Sabi dito, a Canaanite woman from that vicinity came to him. Sino yung him dito? Jesus. Importante yan. Sabi niya, crying out. Gusto kong isulat mo yan. Lord, Son of David, have mercy on me. And then pagkatapos nun, sinabi niya kung bakit hinihingi niya ang habag ng Panginoong Hesus. Sabi niya, my daughter is demon possessed and suffering what? Terribly. In other words, ang babaeng ito mayroong nag-iisang anak na mayroong sakit. Kailang ang sakit ay hindi usual or normal. Hindi COVID, hindi SARS, hindi polio, hindi asthma or sakit sa puso. Unusual ang sakit. Bakit? Kasi ang sakit niya bunga sa pagsanib ng masasamang espiritu. Now, yung ganitong sakit ay hindi gumagaling sa medisina yan. Itong sakit na to, ang dahilan ay spiritual. Therefore, ang gamot din niya ay spiritual. Ang good news ay ito. Alam mo ba na hindi siya ang pumunta sa lugar ng Panginoong Hesus? Bagkus, ang Panginoong Hesus mismo ang pumunta sa kanilang lugar. Ulitin ko yan na, kasi napaka-importante niyan. Hindi siya pumunta sa lugar ng Panginoong Hesus para humingi ng tulong. Bagkus, ang Panginoong Hesus mismo ang pumunta sa kanilang lugar. At nung natunugan ng nanay na ang Panginoong Hesus ay pumunta sa kanilang lugar, she grabs the opportunity. Wow! Wow! Yun ay katunayan na ang totoong pag-ibig ay may kusa. Ulitin ko pa, ang totoong pag-ibig ay mayroong kusa. Kusa po, hindi pusa. Bakit po? Kasi ang Panginoong Hesus ay mahal niya ang mga tao. Nakasulat yan sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Kapansin-pansin na kapag totoo ang pagmamahal ng isang tao, number one na expression, mayroon siyang kusang gagawin na mabuti sa kanyang iniibig para ang kanyang iniibig ay hindi manatiling nagdusa doon sa kanyang kalalagayan bagkos siya ay uunlad. Wow! Yun mismo ang ginawa ng Panginoong Hesus. Alam mo ba, isa to sa mga seldom times na noong nag-ministry ang Panginoong Hesus, lumabas siya sa bansang Israel. Pumunta siya sa Sidon and Tyre. Yung lugar na ito ay hindi nasaklaw sa bansang Israel. Ito ay mga lugar na sakop sa mga paganong bansa. Sa makatuwid, ang babaeng ito ay hindi Hudyo, kundi siya ay isang pagano. Ganun pa man, kahit sa pananaw ng mga Hudyo, sila ay hindi karapat-dapat sa biyaya at habag ni Lord. Si Lord mismo ang pumunta sa lugar na yan. Why? Why? Kasi si Lord, kahit sino ka, kahit hindi ka Hudyo, kahit hindi ka Christian, mahal na mahal niya ang lahat ng tao. At hindi lang mahal niya ang lahat ng tao sa pamagitan ng isip lang at salita, kundi sa pamagitan ng gawa. And because nag-initiate si Lord pagpunta doon para ipakita na mahal niya ang babaeng ito, grinab ng babae ang opportunity.
Friends, may tanong ako sa iyo. Kapag may problema ka at pinagdadaanan, ano ang nilalapitan mo para malutas ang iyong pinagdadaanan or problema? Now, alam ko, ang dami nating mga solusyon para ma-solve ang problema. And many times, yung solusyon natin, sa halip na makatulong or makalutas sa problema, lalong lumala ang ating problema. I offer to you one of the wise and best solution na sinabi sa Bible. Ay ito, every time na makainkwentro ka ng problema, according to the Bible, at ginawang modelo sa nanay na ito, every time na may problema ka, maliit or malaki, physical, emotional, relational, material, or spiritual, come to Jesus. Kasi kapag lumapit ka kay Lord, nagsimula kang mabigat, magwawakas itong pag-aani ni Lord ang buhay mo. Can you say amen for that? Now, itong ginawa ng babae, anong ginawa niya? Lumapit siya kay Lord. At ang ginawa niya, prayer yan. Hindi lang siya nagpipray. Look at the quality of prayer. Sabi dito, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. Hindi lang siya nagpipray, kundi quality yung prayer. Hindi lang po quality ang prayer, kundi napaka-persistent ng prayer. Kasi hindi lang siya once na umiiyak, nagmamakaawa, natulungan ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak para mapalaya sa masamang espiritu, kundi tuloy-tuloy ito. Now, I have a question. Noong may pangailangan at may problema ka, some of you lumapit ka sa Diyos, but this question na ito, isang beses lang ba? Or quality ang paglapit mo sa Diyos? Ang babae iba, hindi lang lumapit sa Diyos, kundi tuloy-tuloy ang kanyang paglapit. At ang ginamit na description ay ganito, she keeps crying to Jesus. Now, ito yung nakita kong problema sa ibang mga tao. Lumapit sa Diyos kapag may problema, pero hindi persistent, hindi consistent. Yung babae, hindi nagbabasa ng Bible, hindi Christian, hindi Hudyo, pero nagpipray na at hindi lang nagpipray, quality pa ang prayer. What about you? When was the last time that you cried to God because of your need? Alam mo ba na yung pag-iyak sa Diyos dahil sa pangailangan ay isa sa mga prayer na nirecord sa Bible na napaka-effective at saka efficient? Why is it effective and efficient? Because sinasagot ni Lord yung prayer ng taong umiiyak para sa Diyos. Pakita ko sa inyo ebidensya. Sa Psalms 107, mayroong apat na grupong ng mga tao. Maybe hindi sila magkakilala, magkaibang panahon at magkaibang lugar. Mayroong common sila na pangailangan. At naka-experience din sila ng something in common in connection to their need. Ano po ito, folks? Number one na something in common. Lumapit sila sa Diyos. Same, they cried out to God. Yung apat na grupo, magkakaibang panahon, magkakaibang lugar. Pangalawang something in common, dahil they cried out to God, they experienced answered prayer. Tingnan natin ha. Ito, number one, makita mo sa Psalms 107 verse 6, basahin ko, sabi dito, Lord, help me. They cried in their trouble and they rescued them. Hindi lang sa verse 6. Verse 13, ito na naman. Ibang grupo ng mga tao. Lord, help! They cried in their trouble. And God saved them from distress. 6 and 13, ito. Verse 19, ibang grupo na naman. Sabi niya, Lord, help! They cried out in their trouble. And God saved them from their distress. Ito pa, isang grupo, last na grupo, verse 28 ng Psalms 107. Lord, help! They cried in their trouble, and the Lord saved them from their distress. Two things common. Pareha silang may problema. Pareha silang lumapit sa Diyos. Hindi lang lumapit sa Diyos. Quality ang paglapit.
ano yung quality? Be cried out to God. And then third na something in common na na-experience sila, the Lord answered their prayers. How I wish na isa ka sa nakalista sa Bible. Kumusta ang paglapit mo sa Diyos? Is it quality? Sometimes, kahit matindi na yung problema natin, nahihiya pa tayong lumapit sa Diyos. Or sometimes, kahit matindi na yung problema natin sa sobrang bigat, ayaw pa nating lumapit sa Diyos. That's why, tumagal ang ating problema. Second, nanganganak pa ang ating problema. I love this woman. Why? Kasi noong nabalitaan niyang nagpunta ang Panginoon Jesus sa kanilang lugar, she grabs the opportunity. And the rest is history. Second thing, napansinin natin, ay ito. The silence of Jesus. Ulitin ko po. The silence of Jesus. Saan natin makita? Ayan, verse 23. Basahin ko po. Sabi rito, Jesus did not answer a word noong umiiyak ang babae para humihingi ng tulong sa Panginoong Jesus para mapalaya ang kanyang nag-iisang anak. Alam mo ba, ang immediate na tugon ni Lord doon sa kanyang pag-iyak, hindi sumagot si Lord. Silent si Jesus. And because Jesus was silent, ang kanyang 12 disciples ang nagsalita. Ang problema, nung nagsalita ang 12 disciples, sa halip na maka-encourage doon sa nanay na umiiyak, naka-discourage sa nanay. Tingnan natin ang verse 23, second part. So his disciples came to him, this him is Jesus, and urged Jesus, send her away, for she keeps crying out after us. Immediate na tugon ni Lord sa paglapit ng nanay na umiiyak para humingi ng tulong para tulungan ang kanyang anak. Tahimik si Lord. Have you experienced na nagpipray ka? Maybe nagfasting ka? Or umiiyak sa Diyos? Pero walang immediate na sagot sa iyong dalangin. Kung naranasan mo yan, ito sabihin ko sa iyo, welcome to the club. Hindi lang ikaw nag-experience yan. Pati ang nanay na ating binasa. Pero hindi ibig sabihin na walang immediate na sagot ang Diyos or instant or automatic right after na nagpipray tayo. Hindi ibig sabihin yan na hindi na ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. Dito ang sabi ng Bible, Jesus did not answer a word. Tanong, bakit tahimik si Lord sa kabila ng lahat na hindi lang once umiiyak ang nanay, kundi tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak? Kung basahin mo ang chapter, silent ang Bible. Pero kung basahin mo ang kabuuhang Bible, may opinion ang Bible. Why many times na kapag nag-pray tayo at quality na ang ating prayer, pero walang immediate, walang instant, walang automatic na sagot? Number one ay ito. Sinusubok ni Lord ang ating pagtitiwala sa kanya. Kasi kung hindi po tayo seryoso sa ating hinihingi at wala tayong tiwala sa Diyos, the moment that we don't experience immediate, instant, or automatic result of our prayers, we give up. That's the normal. We give up. And that's not faith. That's not faith. Kasi ang totoong paniniwala, sa kabila ng lahat ng pagsubok, tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy ka. At yun yung ginawa ng babae. Now, hindi lamang naranasan niya ang discouragement in the sense na hindi sinagot ng Diyos instantly ang kanyang panalangin, mayroong pang distorbo ang mga alagad ni Lord. Sabi ng mga alagad ni Lord, Lord, palisin mo nga itong babae na to, distorbo to sa trabaho natin. Distorbo siya sa atin. Why? She keeps crying. Tindi, no? Sa halip ng mga disciples, ang
mamamagitan sa pangailangan ng babae na sana sagutin ni Lord, yung mga disciples pa ang nagiging dahilan para ma-discourage, manghihina, sumuko ang babae. Ang good news ay ito, ang nanay si never discourage and give up. Yun ang gusto ko. Hindi Christian, pagano, hindi Hudyo, hindi nagbabasa ng Bible kasi wala namang Bible at the time sa kanilang lugar. Pero mayroon siyang taglay na kalakasan na para bagang hindi lang Christian kundi manalig na Christian. Wow! That's why nung nakita ko siya, sabi ko, I love your quality. Gusto ko to. Gusto ko to. Na ito, tingnan natin. Sa mabahas, we experience many times delay in our prayers. Kasi many times, nagpipray tayo at mayroon tayong timetable na dapat kailan sagutin ni Lord. Sorry ha. Si Lord kapag sumagot, not according to our timing, but according to His timing. Iba kalendaryo ni Lord sa kalendaryo natin. Iba ang kanyang appointed time to answer our prayers sa time na gusto nating sagutin ang ating panalangin. Pero take note, sa passage na ito, kapansin-pansin, delays are not denial. Second, delay is not a dark experience. Instead, it is a development of our character for our destiny. Yun yung nangyari sa babae. Karamihan sa mga mababaw na Christian, the moment they experience a delay, they conclude it is a denial. No, friends! Hindi totoo yan. That's why ang mga heroes of faith, tinawag silang heroes of faith because they experience so many delays and detour. But they did not accept that a delay is a denial. Instead, it is a development of character in order for us to our destiny. So ito ginawa ng babae. Look at this. Mayroon pang isang nakakalungkot na comment si Lord. Okay? Ano pa yung comment ni Lord? Ganito, sabi niya, nung nagsalita na Panginoon, ito sinabi niya, hindi ako pinadala sa inyo, kundi ako'y pinadala lang sa bansang Israel. Totoo. Because the first priority of the gospel is the nation of Israel. Ang good news sa ito, since the nation of Israel ni-reject nila ang ebanghelyo, because of that nagiging blessing in disguise sa Gentiles nation, which is kasama tayo. That's why yung kwentong ito is a prophetic story na one day ang ebanghelyo ilalabas sa bansang Israel, kasi ang bansang Israel ni-reject nila ang ebanghelyo. Nung sinabi ni Lord yan, na hindi ako pinadala para sa inyo, kundi sa bansang Israel, hindi pinansin ng babae. Hindi niya binigyan ng diin. Hindi siya na-discourage. Hindi siya nanghihina. Bagkos, look at the answer of the woman. Dito ko nakita. Very interesting. Sana katulad ka nito. Ano po ito? Yung, tingnan natin to. Third ay ito, the steadfastness of the woman. So ano yung unang dalawa? Number one, the supplication of the woman. Second, the silence of Jesus. And then third, sa kabila ng lahat ng mga sidetrack at hadlang, sa halip na manghina ang loob ng babae at magtampo, and then sumuko. Hindi niya ginawa yun. Ang ginawa, lalong lumakas ang pananalig sa Diyos. Lumapit sa Diyos at din lumuhod. The steadfastness of the woman. Look at this verse. Okay? Verse 24 down to 27. Sabi rito, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. 25. Ito yung sagot ng babae. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Amazing.
Pagkatapos niyang narinig ang mga disciples, Lord, patigilin mo na itong babae na ito at palayasin mo ito. Disturbo lang po sa trabaho natin. And then nagsalita si Lord, para lang ako sa bansang Israel. So since hindi ka citizen ng Israel, hindi ka karapat dapat pagbigyan doon sa kahilingan mo. Sa halip na umuwi, magkampo. Ang ginawa, lalong lumapit kay Lord. At hindi lang lumapit, friends. Look at verse 25. Lumuhod ni Genomia. Lord, help me. Are you like this woman? Have you experienced so many sidetrack to your prayers? But instead of giving up, you persist in prayer. Personally, I have so many experience that I have so many reasons to give up. But I learned something from the Bible. Ang totoong pananalig ay hindi tawaging totoo hanggat hindi sinusubok. Parang ginto, yan eh. Ang ginto, mapatunayan mo lang na ginto kapag natapos itong idaan sa pagsubok. Unusually, sa panahon ng Bible, ang pagsubok na ginagamit so that you can identify or recognize ano yung legit na ginto or hindi, idaan nila sa apoy. Yung fake, pagkatapos na idaan sa apoy, nagbago ang kinam, ang anyo ng ginto. Why? Fake. Hindi totoo. Pero yung totoong ginto, kahit gaano kainit ang apoy na pagdadaanan, alam mo kung anong natatanggal lang sa kanya? Yung mga dumi, alikabok, or putik na nakabalot doon sa ginto. At dahil natanggal ito, lalong kuminang yung ginto. Nakakalungkot minsan na may mga tao na napaka-passionate sa kanilang quote-unquote relasyon or pananalig sa Diyos. Pero nung dumating si COVID-19, makikita mo, wala na yung passion kay Lord. Why? Ang pagsubok, ang measurement. Are you gold or fake? Ang totoong gold, lalo siyang kumikinang kapag dinadaan sa pagsubok. Yun yung malagintong pananalig sa isang ina. Hindi sumuko. Number one, na sidetrack, tahimik si Lord. Di kaagad sinagot ang kanyang hinihingi. Second, diniscourage siya ng 12 disciples. Third, yung sinabi ni Lord na katotohanan, hindi ako pinadala para sa inyo. Pero sa halip na sumuko at magtampo, lumapit kay Lord, lumuhod, at only at Lord, help me. Are you like this? Sa halip na manghina, lalong lumakas. Kanina yung unang prayer, malayo siya kasi sumisigaw at umiiyak. Nung narinig niya ang mga discouraging comment na hadlang sa kanyang hinihingi, lalong lumapit, hindi lang lumapit. Nung lumapit na kay Lord, lumuhod at umiyak, Lord, help me. Grabe itong nanay na ito. Now, look at the answer of Jesus. Right after nung lumuhod is a picture of humility and worship. Look at instant, immediate answer of Jesus. Is it a good news or not? Look at this. Verse 26. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Sagot ng babae, 27. Yes, it is, Lord. She said, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Right after nung lumuhod siya at umiyak sa harapan ni Lord at ang sabi, help me. The instant answer of Jesus at this time, sabi niya, ang mga tinapay, figurative speech, ay hindi binibigay sa mga aso, kundi binibigay lamang ito sa mga anak.
figurative speech. Ang ibig sabihin, yung hinihingi mong kagalingan ay hindi binibigay para sa mga pagano. Kasi sa pananaw ng mga Hudyo, ang pagano mga aso yan. So yung kagalingan na galing sa Diyos ay hindi para sa mga pagano, kasi mga aso kayo, kundi para lang sa kanyang mga anak, meaning mga Israelita, mga Hudyo. But look at the response of the woman. Instead of discouragement or quitting, sa halip na magiging bitter, ang sabi niya, "Yes Lord, I know that, pero yung mga aso kumakain din sa mga momo na nalalaglag sa misa ng kanyang amo." Anong sinasabi ng woman at nanay ay ito? Lord, kahit hindi mo pagalingin completely ang aking anak, kahit maibsan man lang ang kanyang hirap, okay na sa akin yan. Mantakin mo na parang indirectly tawagin kang aso, hindi pa rin na-discourage sa woman. Napaka-persevering, napaka-persistent, unwavering faith siguro dahil sa wala na siyang nakitang pag-asa sa kanyang anak maliban lamang sa Panginoong Jesus. That's why she never give up, she never quit. Naalala ko yung kasabihan na parati kong inaalala kapag mayroon akong pinagdadaanan. Every successful person, they overcome the temptation to give up. Yun yung babae ito. So anong ginawa ni Lord nung sinabi ng babae, "Yes Lord, I know that. Pero kahit hindi mo bigyan ng buong kagalingan ang aking anak, kahit kunti lang para lang maibsan ang hirap ng aking anak." Dito ko nakita the height of a mother. Diba parati natin itong narinig? Ay ito, "Dinabaling ako, saktan ninyo, huwag lang saktan ng aking anak." Yung mga responsible na mga magulang, tatay or nanay or loving parents, ayaw nating masaktan, ayaw nating maghirap ang ating mga anak. Yun ang nag-push sa kanya na napaka-persistent, napaka-steadfast, napaka-strong, napaka-firm sa kanyang paniniwala. I hope nang pinanggalingan ang iyong pagtitiwala sa Diyos, ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya, o pagmamahal sa Diyos. Yun ang ginawa ng nanay. So what was the answer of Jesus right after na sinabi ng babae ito? Look at the answer of Jesus. Sa verse 28, grabe yung sinagot ni Lord sa verse 28, friends. Sabi niya dito sa verse 28, "Jesus said to the woman, 'You have great faith, your request is granted.' And her daughter was healed at that moment." Ooh! Look at that! Yun yung sinabi ko kanina. Ang totoong pagtitiwala at pananalig sa Diyos, hindi mo malalaman na totoo ito hanggat hindi dumaan ang pagsubok. Ang babaeng ito dumaan sa pagsubok sa kanyang pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Although hindi siya Christian, although hindi siya Hudyo, humingi lang siya sa habag ni Lord. Wala siyang karapatan sa kagalingan ng galing sa Lord. Pero dahil nakita ni Lord na ang kanyang pananalig ay hindi lamang totoo, kundi great. Look at the answer of Jesus sa verse 20. I hope na para to sa iyo, na hindi lamang ma-experience ng nanay to, ng babae, mararanasan mo din ito. Yun ang isa sa mga prinsipyo sa Bible na maganda. Ang Bible ay hindi lamang sa kanilang panahon, para din ito sa ating panahon. The moment we apply the principle na ginawa sa babaeng ito at nanay, ma-experience mo dito, friends. Ano sinabi ni Lord? Right there and then, gumaling ang anak niyang babae. Pero hindi lang yun. Hindi lang gumaling. Inappreciate ni Lord, hindi lang ang pananalig ng babae. Hindi niya tinawag na mayroon kang totoong pananalig. Ang tinawag niya, ang pagkatawag niya, "You have a great faith." Wow! Ang hiningi lang niya, kagalingan sa kanyang anak. Kahit hindi nga kompleto, hinilingi lang niya sa kahit kapiranggot lang, kahit kunti lang, para maibsan lang ang hirap ng aking anak. Para lang siguro makatulog at makakain siya ng maayos. Para kahit papaano makatulog, makapahinga ang damdamin, tortured to sa damdamin at utak ko pati sa kay, sa kapiranggot lang. Ang binigay ni Lord, kompleto na kagalingan at saka instant at the same time, inappreciate ni Lord na hindi lamang mayroon siyang pananampalataya but a great faith. Di ba ganun si Lord? Isa lang ang iyong hinihingi. Pero kapag dumating,
Hindi lang isa, kundi sobra-sobra. Why? Because the love of God is surpassing. Dineclare yan ng John 3:16, and look at the word for God. So love the world. Hindi niya sinabing God loves the world. Before the word love, there is so. Meaning the love of God is not just love, but the love of God is surpassing. Dineclare niya yan sa John 3:16 and din dinemonstrate niya dito sa nanay that my love is not just enough, but it is surpassing. In the sense na instant, kompleto ang ginawa ko na kagalingan sa iyong anak. Right after na napatunayan ko na hindi lamang totoo ang iyong pananalig, but also your faith is great. Paano mo malaman na iyong pananampalataya ay great? Kapag may hinihingi ka sa Diyos, and then hindi instant mong natanggap, bagkos yung mga inasahan mo na hindi magaganda, yun ang na-experience mo. Subalit, you never quit, you never give up. Bagkos patuloy kang lumalapit sa Diyos. Dati medyo malayo ka sa Diyos, pero ngayon lalo kang lumapit, nagpuporsige sa Diyos. Hindi ka lang tawagin ni Lord. You have a true faith, but you have a great faith. How I wish nang babaeng ito matutunan natin. Hindi Christian, hindi nagbabasa ng Bible, hindi Hodyo, pero mayroon siyang pananampalataya na hindi lang totoo, kundi dakilang pananampalataya. Alam ko, mayroon kang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Maybe hindi ko alam kung ano yan. Mayroon tayong universal na pinagdadaanan ngayon, ang pandemyang ito. Friends, matagal na natin itong pinagpipray. There is seemingly a delay, but a delay is not a denial in the eyes of God. Instead, it is a development of our character simply because there is a destiny waiting for us. Pinagaling na ni Lord completely, instantly, inappreciate pa. Grabe! Ang kanyang hiningi, kagalingan lang. No appreciation. Pero ganyan si Lord. Isa lang ang kahilingan mo. Minsan kapag dumating, sobra-sobra doon sa hinihingi mo. Ito lang ang encouragement na iiwan ko sa iyo. Do not give up kung anong hinihingi mo. Kasi kapag dumating yan, some of you, hindi lang darating yung hinihingi mo, kundi mayroong pang bonus. Can we say amen for that? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Dr. John Maxwell. Sabi ni Dr. John Maxwell, our attitude determines our altitude, not our aptitude. Woo, gusto ko yan. Yun yung babae. Siya ay kompletong picture sa positive attitude. Sabi niya, our attitude determines our altitude, not our aptitude. Yan yung nangyari sa babae. Dahil sa kanyang positive attitude, siya ay umangat. Paano? Pinagaling ang kanyang anak. And then, in-appreciate pa siya ng Diyos. Imagine, i-appreciate ka ng King of Kings, ang Lord of Lords. Wow! So this morning, kung gusto mo ma-experience ang na-experience ng babae, kasi from time to time, we experience a problem because no one is immune, or walang tao na pwedeng umiwas sa problema. I hope na malapitan mo kapag may pinagdadaanan ka. Hindi yung mga bagay na hindi magsosolve sa problema, kundi si Lord. Kapag ginawa mo yan, sigurado ako, pwede kang magsimulang malungkot at umiiyak, pero magwawakas ka na hindi malungkot at umiiyak, bagkos masaya. Can we say amen for that? Kung gusto mong mangyari yan, I invite you to accept Christ as your Lord and Savior. Kung ikaw ang tinutukoy ko, if you don't accept Christ as your Lord and Savior, close your eyes, follow my short but powerful prayer. And this is the prayer. Nasaan ka man sa kasalukuyan, pray this prayer. Lord Jesus, I open my heart. I accept you as my personal Lord and Savior. From now on forward, you are my Savior, you are my Lord, and you are my Shepherd. Forgive me, Lord, for hurting you, for committing sins.
thank you for cleansing me and forgiving me. In the name of Jesus, amen. Let me pray for you. Thank you, Lord, sa mga taong nag-worship na kasama namin. Salamat sa palang panahon sa pakikinig ng inyong salita. Bless us indeed. Expand our boundary and then protect us from evil one. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Friends, thank you for listening to our messages and online worship. I'm excited to see you next Sunday. God bless everyone. Have a stable, strong, and satisfying week ahead of us. Maraming salamat po sa pakikinig, panonood at pagsama sa aming ngayong linggo para sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating online service. Para naman po sa ating tithes and offering, patuloy po itong ipadala or i-deposit sa information na makikita sa harapan ng inyong screen. Magpadala lang po ng inyong screenshot ng confirmation slip or deposit slip kay J.R. Henches. Nawa po ang patuloy nating panalangin ay maisabuhay ang mga aral na ating napakinggan tuwing linggo at sa araw-araw ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo lahat.